Magandang araw ka muna. Sa video na ito may pag-uusapan po tayo. Mga trade rumors, kabola of course. And then pag-uusapan natin itong nangyari sa trade ng TNT at Blackwater. Centered around Carl Brian Cruz Cabola. Again, pag nag-uusap po tayo ng mga trade rumors, ang ginagawa lang po natin, na-analyze natin, kabola. Kung ito po ba ay logical, naisipin po ng mga teams po na involved. Or hindi, and then of course, we will decide kabola at the end if ito pong trade rumor na atin pong pinag-uusapan is dapat nating paniwalaan or hindi. So sa mga hindi pa nakasubscribe kabola, pakipindot naman po yung subscription button. First, ang una natin pag-uusapan, wala na pong iba kundi itong nangyari po sa Blackwater at TNT po na trade kabola. So ito nga po ay nabago from the trade po na unang na-report, which is Mark Acuño, Carl Brian Cruz para kay Chris Xavier at first round pick, naging dalawang second round pick na lang po, 2022 at 2025 second ng TNT at itong si Jay Washington. Now, ang unang tanong na pumasok sa isip, bakit po na-revise? Hindi klaro sa mga nababasang report. Pero according kay PBA on the go, ito po ay pina-revise kabola ng PBA management. Now ang tanong ko ngayon kabola, bakit? Bakit ito pina-revise ng PBA management? Of course, pag nagpa-revise po ng trade ang PBA management, number one na ang cost niyan. And that is, it is unfair, diba? Hindi naman niya magpapa-revise po ng fair na trade. Sa kanilang paningin, of course, I'm talking about sa paningin po nila. Kasi napakadami na nilang in-accept na mga trades po na hindi fair. Pero sa paningin nila, yung unang version nito is hindi fair. And of course, pag hindi po fair yung trade, ang una mong tanong naman po dyan is that, kanino siya in favor? Okay? So, kung titignan po natin yung unang trade, again, ang discussion ko po sa unang trade dati, in favor pa rin siya sa TNT. And that is because of the Mark Acuño for Chris Xavier po na exchange. Now, kung in favor po siya sa TNT, dapat yung revision, advantage siya ng Blackwater, diba? Pero anyari, bakit yung revision naging dalawang second round pick na lang na bola? Diba? From a first round pick, ginawa nilang dalawang second round pick. And of course, that is never equal or equitable. Ang isa pong first round pick is always better than the two second round pick of the same team. Kasi nga po, example, ang ating paningin po kay TNT palaging nasa 10 to 12, diba? Anong pipiliin mo? Dalawang number 10 pick sa second round? O yung isang number 10 pick sa first round? Diba? O para mas klaro, dalawang number 22 pick or yung isang number 10 pick kabola? Ayaw mo, kayo pong sumagot, diba? Of course, pipili mo yung isang number 10 pick. So, hindi po equitable ya, yung first round pick sa dalawang second round pick ng isang team. So, hindi ganun yan. Kasi kung titingin po dito kabola, sa trade na nilabas po nilang ito, again, mas lalong natalo po ang Blackwater Elite. Actually, kahit yung sabihin na natin, sige, Jay Washington is an upgrade from Chris Xavier. Okay, that's good. But still, yung reduction po from that first round pick to the second round pick, TNT pa rin po kabola ang lamang dun. Now, nakakatawa dito kabola talaga is, ano nga kasi ang rason ng PBA kung bakit po nila ito pinarevise? Kasi alangan naman po ang rason dito kabola, yung pagiging injury prone nitong si Carl Brian Cruz. Kaya inakalan nila na dapat magpa-revise or parang mag-improve po ng offer ng TNT. Pero again nga, sinasabi natin kanina pa, hindi po ito improvement. So talaga, nawindang ako dito kabola. Nawindang ako kasi kahit sa ang angle mo tignan, dapat hindi na-revise yung deal kung ganito rin naman yung nagiging deal. Parang ang bobo nga eh. Parang piaglolo ko lang talaga tayo kabola, no? Pero nevertheless, again po, Jay Washington, hindi ko alam kung paano po siya gagamitin ng tarot firma ng Blackwater, pero at the end of the day kasi paritaro na rin to. Carl Brian Cruz will be a good addition to TNT. Again, in terms of depth, is a good 3ND guy. And again, adding a 3ND guy, kahit gano'ng karami pa rin po yan, pwede. Next po natin na pag-uusapan is of course yung trade rumor po regarding Ginebra. They're looking daw po for a 3ND player
And of course, ang isa sa mga natipuan nila is ito pong si Robbie Herndon. Unfortunately, Alaska is not interested daw muna to transact with them. First things first, of course, para sa akin, tama po yung kanilang target, Robbie Herndon, if 3ND ang gusto mong makuha, dapat talagang isama mo sa mga pagpipilian mo si Robbie Herndon. Kasi Robbie Herndon is one of the best 3ND guy sa PBA Kabola ngayon. Magtitignan mo po yung kanya pong mga numero Kabola, it is 8.2 points, 3.4 rebounds, 0.7 assists, 0.4 steal. And then of course, very very efficient po siya from beyond dark, 42% from beyond dark. And then he is making 1.7 threes per game. I think mas maganda pa sana yung mga numero niya kung mas mataas pa yung mga minuto niya, kasi he was only given 19 minutes. Although, mga ganitong mga numero din, malamang o playing time ang ibibigay po siya sa Ginebra kung sakali. Now, of course, we are happy to see na ito pong si Alaska Aces is hindi pa rin po talaga ano, agad-agad po na nakikipag-transact to the bigger teams, diba? They're trying their best po to retain their good team Kabola, which is again a good sign na they are working really hard para po ma-retain sila sa PBA or yung pagkikipag-compete po nila sa PBA. Nevertheless po, I do think na may magandang trade pa rin naman yan between Ginebra and Alaska. Ako po sa Alaska, ang hingin ko first is a first round pick and then some, kung willing po yan i-give up po lang Ginebra, knowing that Herndon malamang malapit na rin itong magpaso yung kontrata niya. And he may ask for a bigger contract, especially with the fact that mas marami ng spot for Philam. So mas marami na rin pong opportunity for a Robbie Herndon po. And again, for Ginebra naman, he's a right target, 3ND guy, a very very big 3ND guy, can defend the bigger players, can even defend also the smaller players. So maganda siyang i-partner sa kahit anong lineup. I think para sa akin, mas maganda siyang player po na kunin yung mga minuto po ng isang Mariano. Again, ang issue natin kay Mariano, isa lang naman, that's 3-point shooting. And for me, Robbie Herndon can take over that spot kasi defensively, hindi rin naman malayo po yung quality ng depensa niya kay Aljun Mariano. Although of course, ang magkaka-issue lang dyan is chemistry. Kasi of course, mas maganda yung chemistry ni Mariano sa mga players po ng Ginebra kasi napakatagal na po niya doon. Nevertheless, again, yung impact naman po ng 3-point shooting ni Herndon, promise, mafe-feel po yan ng Ginebra. So, ikaw ba sa palagi mo, dapat bang kunin ng Ginebra itong si Herndon? Comment lang po sa baba.